Kasunod ang utos ng Pangulo na hulihin ang mga di nagfe-face mask, kinilala ng palasyo ng mga Pilipino ang pangalawa sa pinakamasunurin dyan sa buong mundo. Pero may mga wala pa rin suot kaya nasampulan sila. Saksi, si Danoting Kungko. A simple violation of not wearing a mask seems to be trivial. But during times of health issues, it can be a serious crime. Ilang oras matapos si area ang babalang ito ng Pangulo. So, we'll have to ask our police to be more strict. So, kahulihin talaga. Naghigpit lalo ang mga awtoridad. Sa Quezon City, sinita mga mali ang pagkakasuot ng mask. Wala kang mask, oh. Nakababa na kanina. At sinama mga walang face mask sa labas ng bahay. Gumagawa kasi ako eh. Gumagawa ko yung tindahan, kapatid ko. Nakalimutan lang. Pinagsabihan din ng rider na naka-ski mask pero nagtitimbre raw na may nang huhuli sa kanilang lugar. Nakamask naman siya kaya tinimbrihan kasi niya yung mga walang mask. Kaya nagtakbuhan yung mga mauhuli sana natin. Kaya tinanong natin kung ano yung pangalan niya. Wala naman. Nirespondehan din ng mga otoridad ang tangka umanong pananakit sa kabaro nila ng isang sinita. Tumakas dito. Pagkatapos, tumakbo doon. Namin. Tapos pinunutan ako ng ice pick. Ito yung ice pick na pinunot sa akin. Iyakap ko na kagad siya para hindi siya makawala. Bigla niyang tinulak mabukas yung pinto ng mobil. Saka biglang takbo. Pagharang ko dyan, binato sa akin yung plastic na panindang yan. Sasampahan siya ng reklamong direct assault bukod pa sa paglabag sa city ordinance kaugnay ng pagsusuot ng face mask. Sir, hindi po yung sa akin, sir. Doon sa tricycle niya, sir. Sa akin ko, sir. Hindi po, sir. Hindi ko inampahan, sir. Tumakbo ako, sir, kasi hindi mo lang ako pinagbigyan, sir. Apat na po ang sinitang walang face mask ngayong araw at isa sa ilalim sa online inquest. Sa Quezon City, may parusa silang hanggang 5,000 pisong multa at hanggang 6 na buwang kulong. Tuloy-tuloy raw ang paghihigpit alinsunod sa utos ng Pangulo. Inulit niya po ulit na talagang seryosohin natin ito at talagang tutugon po tayo sa panawagan ng Pangulo. Pero hindi lang panghuhuli ang aksyon ng Pangulo para ikampanya ang face mask. Ngayon, kung wala kayo, I will try to buy as many as I can afford. Kung kaya ko, bigay namin yan sa inyo libre. But wear it. Hindi pa malinaw kung surgical mask ang ipamimigay na isang beses lang dapat gamitin. O mga cloth mask naman na pwedeng ulit-ulitin pero kailangan malabhan at hindi pwedeng basta spray ng alcohol at disinfectant ang paglilinis. Kaya ang paalalang ito ng Pangulo kahapon. Mas ginagamitin mo siguro lang 2 beses, okay mo lang. O isprayhan mo lang ng alcohol pagkatapos. Isprayhan mo lang ng Lysol if you can afford it. Yung wala, ibabad mo ng gasolina o diesel. COVID na yan. Nilinaw kanina ng palasyo na biro lang. Kung tutusin, sa isang international survey, lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagsusuot ng face mask. 1% lang ang hindi. Pangalawa tayo sa pinakamasunurin, kasunod ng Singapore, bagay na kinilala mismo ng palasyo. Congratulations, Philippines! Siyam sa 10 Pilipino ang nagsusuot ng mask pag sila po ay lumabas na kanilang mga bahay. Ito po ay ayon sa isang UK study. Ang ibig sabihin niyan, unang-una, masunurin ang mga Pilipino. Pangalawa, medyo kinakabahan sila. Alam nila na may peligro. Pero may porsyento pa rin ng hindi nagsusuot ng mask na dapat paalalahanan. Alam mo, dapat talaga 100%. Kasi kung iisipin mo, isang infection lang makaalpas, eh, pwede nang kumalat yan. Hindi rin sapat ang magmask lang, dapat tama ang pagsusuot. Ingat din kung nagsasalita dahil baka bumaba ang mask katulad ng nangyari sa Health Secretary sa briefing ng Pangulo noong July 15. Dahil umabot sa puntong expose na ang kanyang ilong, napuna siya ng mga netizen. Sinisikap namin siyang hinga ng reaksyon sa mga puna. Ako si Dan at ingkong ko ang inyong saksi.